Good evening po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Okay, welcome back po sa ating panibagong content. Sa gabing ito, ang ibabahagi ko sa inyo, it's yung natitira, yung last na topic ko sa inyo, it's yung San Roque Dam. Ano ba ang dapat natin gawin sa ating mga dam dito sa Pilipinas? Unang-una, para magamit natin ito, huwag tayo ditong mag-swimming. Pangalagaan natin ito at huwag tayo magtapon ng mga basura kung saan-saan. Maski kahit hindi po sa dam, huwag po kayo magtatapon. Mag-alagaan po ninyo ang ating kalikasan sapagkat napaka-importante nito. Dapat binabantayan din po ng ating pamahalaan yung mga illegal loggers, yung mga nagtutroso, yung mga illegal na nagtutroso ay dapat binabantayan po yon ng ating pamahalaan. Kung sila po ay magtutroso o magtatanggal ng isang puno, dapat ito po ay meron silang pamalit sa titibagin nilang puno para meron tayong punong ulit na maganda. Kasi ang mga puno natin ngayon is more than 10% na lang. Kung wala sa 10%, nasa 15% na lang po. Yung mga puno na natitira sa ating buong Pilipinas. Kaya't kailangan po nating pigilan at alagaan ang ating kalikasan at huwag po tayong magtatapon ng basura sa kung saan-saan. Lalo na po sa mga planta ng ating lungsod. Kung kahit wala po ito sa inyong syudad, matuto po kayong pangalagaan ng ating dam dito sa Pilipinas. Dahil dyan po natin kinukuha yung malinis na tubig na panginumin, panluto, at ginagamit din po natin ang dam na yan sa kuryente, sa enerhiya po. Lahat po ay ginagamit natin. Kahit kung kinikailangan po, pangalagaan po natin ang ating kalikasan para nang sa gayon, lahat ng pinaghihirapan ng ating kalikasan at ng ating mahal na Ginoo at ng ating mahal na Pangulo at ng ating pamahalaan ay hindi po masira ang pinagsisikapan ng ating pamahalaan na bagong Pilipinas. Okay. Dahil sa paggawa po ng dam, eh kailangan po ito ay atin po talagang pinangangalagaan at maganda ang kalidad. Okay. Bago po tayo magdere-derecho sa aking pagpapaliwanag, mga minamahal kong kababayan, ako po muna ay babati. Good evening po sa inyo lahat. Magandang gabi, or umaga, or hapon, or tanghali, kung nasaan man po kayong panig ng mundo dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa atin pong mga overseas Filipino workers o OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa at naghahanap buhay para sa kanila pong mga pamilya. At lalong-lalo na po sa mga seafarers na naglalakbay sa ibayong dagat, kahit ating gabi at umaga man yan ay sila'y nagtatrabaho para magkapera at may maipangtustos sa kanilang mga pamilya, lalong-lalo na po sa kanilang mga magulang at mahal sa buhay. Priority po ng kahit sino yun. Kailangan ng magtrabaho ng ating mga mamamayan. Okay. Kung kayo naman po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, huwag po ninyong kalilimutan na mag-like and subscribe para nang sa gayon po ay palagi po kayong updated sa akin pong mga videos na i-upload. Okay. Ito po, alam ko kayo ay nasasabik, ngunit magbibigay lamang po ulit ako sa inyo ng muling paalala. Huwag po kayong magtatapon ng basura sa kahit saang public places po kayo mapunta. May mga tamang basurahan po ang ating mga pinupuntahang lugar. Doon po kayo tamang magtapon ng basurahan. Sa tamang basurahan, doon po kayo magtapon ng inyong mga kalat. Opo. At pangalagaan po ninyo ang environment ng ating kalikasan. Okay. Ito po't akin pong ipapaliwanag sa inyo.
explain it. Ang topic ko ngayon ah, yung dam in the Philippines, yung hydroelectric power plants in the Philippines, yung San Roque Dam. Okay. Ito po't akin pong ipapaliwanag sa inyo. Explanation or pagpapaliwanag. Again, explanation or pagpapaliwanag. Dam in the Philippines o hydroelectric power plant in the Philippines. First, it's San Roque Dam. The San Roque Dam operated under San Roque Multipurpose Project o SRMP is a 200-tall meter, 1.2 kilometer long embankment dam on the Agno River. It is the largest dam in the Philippines and the 16th largest in the world. See list of largest dams in the world. It is spans the municipalities of San Manuel and San Nicolas, Pangasinan, nearly 200 kilometer north of Metro Manila. Okay. Construction began 1998. Opening date May 1, 2003. Construction cost $1.19 billion. Impounds Agno River, height 200 meters and length it's almost 1,100 meters. Total capacity 835 cubic meters. Installed capacity 345 megawatts. Location San Miguel and San Nicolas, Pangasinan in Itogon, Benguet, Philippines. Okay. Sa uulitin ko, sa paggawa ng isang dam ay kailangan ang mga materyales po na gagamitin ay matitibay. Huwag po tayong gagamit ng basta't local. It's fully original yung magandang equipment po ang atin po dapat gamitin upang nang sa gayon naman maganda naman ang magiging kalalabasan ng pagkakagawa ng isang dam na pinaghirapan talaga. Kasi location yan eh, lahat yan may pinaglalagakan, kung saan walang kuryente doon o walang energy, siyempre bago po lagyan ng ahensya yan ng isang planta yan, eh siyempre pag-uusapan po muna yan ng mga local government na, at ng National Grid Corporation o ng buong national government. Siyempre, alam nyo naman, under ng Department of Energy ang buong source ng enerhiya ng buong Pilipinas. Hindi po pwede magpabaya dito lalong-lalo na po ang National Grid Corporation of the Philippines o yung NGCP na ngayon po ay pinaiimbestigahan ng Senado at Kongreso. Sapagkat yung nangyari po na sunod-sunod na pagpalya sa brownout doon sa May Panay Island ng ilang days po, ay ngayon ay stable na. Ayon yun sa nilabas na balita ng kanilang syudad. Dahil nakikinig po ko ng balita umaga, tanghali, gabi. Okay, ang pinakikinggan ko pong balita ay yung unang balita sa unang hirit at saka yung balitang hali and then yung 24 oras. Pero pag every Monday to Friday ang pakikinig ko ng balita. Pero pag patak ng Saturday and Sunday, hindi po ko nakikinig ng news. Kumbaga, ginagawa kong pahinga yung Saturday and Sunday para kasi marami akong appointees na ginagawa. Unang-una, magtitinda ako sa umaga, sa gabi naman, buhay vlogger naman ako. Okay. Ngunit bago po tayo magtapos, mga minamahal kong kababayan, ako po muna ay mahihilingin sa inyong konti. Kung kayo po muli ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, huwag po ninyong kalilimutan na mag like and subscribe para palagi naman po kayong updated sa akin pong mga videos na i-upload. Pag pinaliwanag ko po ulit ito, hindi na po natin babanggitin yung kailan inumpisahan yung paggawa at yung
lokasyon. Okay. Okay. Explanation or pagpapaliwanag. Again, explanation or pagpapaliwanag. Dam in the Philippines, so hydroelectric power plants in the Philippines. First is San Roque Dam. The San Roque Dam operated under San Roque Multipurpose Project or SRMP is a 200 meter tall, 1.2 kilometer long embankment dam on the Agno River. It is the largest dam in the Philippines and 16th largest in the world. Series of largest dams in the world. It is spans the municipalities of San Manuel and San Nicolas, Pangasinan, nearly 200 kilometers north of Metro Manila. Okay. Sana naman po nasa gayon, mga minamahal kong kababayan, may nakuha po kayong aral at naway pumasok po sa inyong mga puso at isipan. Okay. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat at marami pong salamat sa pagtangkilik ng aking mga video. Okay. Tayo po ay Pilipino, may isang diwa at may isa po tayong gawa. At sa bagong Pilipinas na inilulunsad ng ating pamahalaan, ay lahat po tayo ay sama-samang babangon muli sa isang bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.